Ayan, kumusta na po kayo mga minamahal kong kapatid kay Kristo? Muli po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng buhay, lakas, hindi lang basta buhay, kundi pati ang ating kalusugan. Kaya nga po, sa kadahilan ng tayo patuloy na pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magtaglay ng ating mga buhay at kalakasan, daw tayo po iwahiwalay, tayo po ay patuloy na nagnanais na sa ating mga puso, sa ating mga isipan, ay patuloy tayo makapagbigay ng kaluwalhatian at kaupulang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ipapasok na sa ating pag-aaral, pero bago po yun, tayo po muna ay hingi ng kanyang patnubay. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, ikaw nagpapasalamat, ay nariyan. Salamat po sa patuloy niyong pagbibigay ng pagkakataon. At ngayon ay muli kaming lalapit sa iyong banal na harapan. Ang patuloy niyong pagtangkilik sa aming ginagawang pagpupuri at pagsamba ay siya nawang mangyari sa patuloy niyo namang pagtingin sa katwiran ng aming Jesucristo sa bawat buhay ng bawat kapatid. At ngayon ay patuloy namin walang sawang hihilingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu na siya nawang patuloy namin makamtan upang patuloy na magliwanag sa amin ang inyong mga kalooban at hindi lang namin maunawaan, hindi ibig sa lahat. Makita rin po sa amin mga buhay. Maraming maraming salamat sa kasiguruhan na yung mga dalangin ay pinakinggan. Pagkatilingin po namin ang lahat, alam-alam sa pangalan na Kristo Kristo na siya namin tumapagligtas. Amen. Payan, muli po ako nagpapasalamat mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ako po ay nasisiyahan higit sa salitang kagalakan o masaya ang aking pong patuloy na nararamdaman sa kadahilanan ay ito'y patuloy kong makakasama. At patuloy niyong inuunawa kung may kinakailangan po tayong pag-adjust na gagawin sa ating program, ay salamat po sa patuloy niyong pag-unawa. Kagabi, ay kagaya po ng aking naipaliwanag, ano ho, hindi tayo nagkaroon ng program kagabi kasi nga po eh nagkaroon tayo ng pakikipag sharing doon sa isang papakilalang member daw, o kasi may nagsasabing hindi, pero nga po, sa mga hindi po nakapanood noon, puntahan na lang po sa pag-aralan natin at kung hindi naman, sabihin ko siguro na i-tag o i-share sa akin yung naging pag-uusap kagabi. So ngayon ay tayo po papasok na sa ating paksang pag-aaralan. At sabi po dito ay ang pamagat, Radiant Faces. Kumbaga ay maliwanag, kumbaga ay glowing na mga mukha. Sino ba ito? Sino ba yung mga taong mayroong matatawag na glowing faces o radiant faces, mga kapatid? Ang sabi po dito sa Psalms 34 verse 5, those who look to Him are radiant. Ito. Again, those who look to Him are radiant. So, sa pagkaliwat po sa magandang balita Biblia ay ganito. 34 verse 5 ng aklat ng mga awit. Nagagalak ting umaasa sa kanya pagkat nabibigo ang pagkat hindi nabibigo ang pag-asa nila. Tingnan po natin, nagagalak ang aping umaasa sa kanya pagkat di nabibigo ang pag-asa nila. So yan po naman ang pagkaliwat sa Pilipino, sa Tagalog, ayon sa pagkaliwat sa magandang balita Biblia. Okay, puntahan po natin. Ang sabi po ng ating pag-aaral-aral at pagmumuni-munihan sa mga panahon ito, Psalms 34 is about David's ongoing saga of running from trouble. Ang Psalms 34 ay naisulat sapagkat ito po yung sitwasyon na kung saan ang Haring David ay tumatakbo, nagtatago sa kanyang kinasangkutang problema. At ano po yung trouble, ano po yung problema na kinasasangkutan ni Haring David nung sinusulat itong Psalms 34. Basahin po natin yung kasunod na salita. He had just fled from King Saul. Next, he was in the presence
of the Philistine king, one of Israel's arch enemy. Oh, ayan. Ayan po. Isa sa pinakamabigat na pinasangkot ang problema ni Haring David ay nang siya'y inuusig ni Haring Saul. Kaya naman siya po yano, ay of course, umiiwas. Nung umiiwas naman siya, napunta naman siya sa mga Pilistino. Ay alam naman po natin na isa po yun sa pangunahing kalaban ng mga Israelita. At tandaan po natin, nung kabataan pa ni Haring David, ay si Haring David ang nagpatumba sa isang kilalang sa isang kilalang mandirigma ng Pilistino. Walang iba kundi sino? Si Goliath, mga kapatid. Oh, di ba? So tapos ngayon, nandun siya dahil sa inuusig siya ng inuusig siya ng kanyang kapwa Israelita. At eto nga po, pangunahin pa man din umuusig sa kanya, mismong hari ng Israel na walang iba kundi si Haring Saul. Kaya mabigat nga talaga, mga kapatid, no? Bigat nga talaga ang problema kapag inuusig ka, hindi na kung sino-sino lang, kundi mga bigating tao. Ah, mga kapatid, segue tayo ng konti. Alam ko, makaka-relate kayo dito. Alam niyo po yung nag-viral na essential ba ang lugaw? Mga kapatid, alala niyo yung nag-viral na essential ba lugaw? Pinanood ko po yung tawawang tao. Pansin niyo po, may nakita po tayo sa YouTube na humingi na ng paumanhin pati yung barangay chairman, bagamat hindi siya may kagagawan, yung babae doon na essential ba lugaw? Hindi. Pero tapos na siguro yung issue niya sa kanya. Pero yung lalaki, yung grab driver na sinita, yung Marvin, nakalimutan ko yung pa, ay napanood ko ulit sa YouTube, umiiyak, mga kapatid, umiiyak kasi pinagbabantaan ang kanyang buhay. At natatakot po talaga siya. Naawa po ako, natatakot siya. Sabi niya, wala naman akong ibang kaaway. Wala akong ibang kaaway. Kaya sabi niya, pag may nangyari po sa akin, bahala na po kayo. Hindi po sila tumitigil. Naawa po ako, umiiyak, mga kapatid, umiiyak yung mama. At lalo akong naawa kasi, mga kapatid, napipil ko siya. Sabi niya, umiiyak siya, dami-dami ko na nga po, dami-dami na namin utang dahil dito sa pandemya ito. Kaya alam niyo, naawa po talaga ako, mga kapatid. Kaya nga siya nagsisikap mag-deliver kasi may pamilyadong tao na po pala rin siya. Tapos, nag-aaral siya sa umaga kaya sinisikap niyang mag-deliver ng kung ano ang maidi-deliver paggabi. Umiiyak po siya kasi takot na takot siya dahil may pagbabanta sa kanyang buhay. So, mga kapatid, at ang sinasabi niya mga nagbabanta sa kanyang buhay ay mga tauhan doon sa tauhan sa barangay. Wala po tayong pinagbibintangan, pero yun, sinasabi ko lang yung ayon sa kanyang ayon doon sa grab driver, kung bakit siya umiiyak, bakit siya napilitang mag-live. At ayun, nag-viral na naman po yata sa Facebook, yung kanyang pag-iyak dahil nga sa takot na takot siya dahil pinagbabantaan ang kanyang buhay. Pinanunod ko yung mga kapatid, talagang tumutulo ang luha ko. So, ngayon, bakit ko nasasabi ito? Ay nilalagay ko yung aking sarili sa kalagayan ni Haring David. Ito yung umuusig sa kanya, hindi lang tauhan ng barangay, kundi kumbaga kung ikaw yung drug driver, ang kalaban mo mismo ay ang presidente ng Pilipinas, hindi ka ba matatakot? Di ba, mga kapatid? Diba matatakot? Talagang nakakatakot, kakatakot ang sitwasyon na kinasasangkutan ni Haring David. Hindi po birong problema ito. Kasi kung hindi malaking problema to, ba't siya magtatago? At tapos biglang sa takot niya, napunta pa siya doon sa panig, ng kanyang mga pangunahing kalaban ng kanilang lahi, which is ang mga Filisteo. At ang sabi dito, tingnan nyo po, next, he was in the presence of the Philistine king, one of Israel's arch enemies. He feigned insanity and then went and
hid out in a cave. Alam niyo mga kapatid, ito, tingnan niyo yung sitwasyon ni Haring David, no? Nung panahon na ang magiging kalaban, ito yung background dito eh, magiging kalaban ng mga Filistino ay mismong yung mga Israelita. Alam niyo, ginawa ni Haring David para hindi siya makaano, tingnan niyo ha, si Haring David, nakita ko po yung talagang ano niya rin, yung concern niya sa kanyang mga kapatiran. Kahit inuusig siya mismo ng kanyang ano po, ng kanyang mga kalahi, pangunahin ang kanilang hari. Alam nyo, nung sabihin ng hari na makikipagdigma sila sa mga Israelita, ang ginawa ni Haring David para wag lang po siya, no? Para wag lang po siya makasali doon sa gigera mismo doon sa kanyang mga kalahi, nagbaliw-baliwan siya mga kapatid. Ha? Nagkunyari siyang sira ulo. Mga kapatid, nagkunyari siyang sira ulo. Alam nyo, mga kapatid, hindi talaga ano, no? Hindi madaling usigin, lalo naman sigurong hindi madaling magbaliw-baliwan, ano? Nagbaliw-baliwan, nagawang mag sira ulo. Kunyaring sira ulo ni Haring David para wag lang niyang ano, para wag lang niyang makalaban ang kanyang mga kalahi o ang kanyang mga kapatid kahit pa siya'y inuusig. Mga kapatid, alam niyo, ang ganda talaga ng ano, ang ganda talaga ng value o lesson na aking nakuha dito, ano po? Ha? Talagang si Haring David, marespeto, oh, mga kapatid, marespeto, oh, may paggalang, oh, sa kanyang kalahi, sa kanyang kapatid, kahit pa siya'y inuusin. Isang napaka, ano po, isang pong napakalaking lesson yan para sa ating mga kapatid. Oh, oh, nagawa niya na lang magbaliw-baliwan kesa naman isa siya. Kung tutuusin, pagkakataon, ako, tama, marami, susugod kami, makakaganti rin ako sa inyo, inuusin niyo ako, ha? Pero mga kapatid, ayan po, at least alam niyo kung anong background nito, ano? Alam niyo kung anong background nitong Psalms 34 na ito, bakit na isulat ito ni Haring David. Ha? O, ayan. And then, sabi dito, siya po ay nagtago saan? Sa mga yungib o sa kuweba. Sabi dito, not an easy place to be. Tama, no? Di madaling manirahan sa kuweba. Ay, tanong natin kay Pastor Dog Bachelor, no? The richest man in, the richest caveman, Pastor Dog Bachelor. Okay, at ang sabi po dito, compared to David's trouble, our troubles often seem petty. Tama, no po? Kaya ngayon, sa mga namong problema dyan, ikumpara nyo ngayon ang problemang naranasan ni Haring David sa problemang naranasan nyo at naranasan ko ngayon. Hindi ba ay magmumukhang, kumbaga, eh, dumihi lang sa kalingkingan ang ating problema sa naranasan problema ni Haring David, mga kapatid? Ha? Kumpara po natin. Kumpara po natin. At sabi sa atin, sometimes, ay ito, when life gets tough, sometimes you just want to hide. Tama. Kapag napakatindi po ng ano, ng mga problema, mga pagsubok na dumarating, minsan, o gaano kadalas ang minsan, gusto na lang natin manahimik, gusto natin magtago. At ang sabi ito, that's not forbidden. Hindi naman pinagbabawal niya. Ipinagbabawal. Gusto manahimik, gusto magtago, sige, gawin mo. Pinapahintulot siya ng ating Panginoon. At ang sabi ito, his only request is that we hide ourselves in Him. Ayun. Ang kapatid, walang masama. Sige, gusto magtago, matindi ang problema, manahimik, magtago. Magtago ka. Pero ang kanya lang bukod tanging kahilingan na sa ating pagtatago, kung gusto natin manahimik, gusto natin ay magpakita, gusto natin magtago, ang sabi dito, ang kanya pong pakiusap na kung magtatago man tayo, tayo ay magtago sa ilalim ng kanyang kanluhan. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ano ho? Purihin ang Panginoon. Okay, mas magpapatuloy, sabi dito sa atin, David and others throughout Scripture refer to God as the refuge. Tama po. Ni Haring David, kasama pa ng iba, ay ano po, sinasabi na ang Panginoon, lagi nilang binabanggit na ang Panginoon ay kanilang ano, kanilang tanggulan. Ang Panginoon ay loob na matibay na kanilang pinakandungan. Ha, mga kapatid? At sa pagpapatuloy, ang sabi dito, we even sing a hymn, Rock of Ages. O, di ba? Kaya nga nakaano tayo, nagkaroon tayo ng kanta ngayon.
rack of pages, clip for me. Let me hide myself in thee. Hindi po ba, mga kapatid? Oh, at tayo may awiting na buo na ganyan. Ano po? So, walang masama. Gusto mo magtago? Pero kung gusto ng Panginoon, magtago tayo sa ilalim ng kanyang kanluman. Ha? At uulitin po natin, hindi lang si Haring David nagsasabi na ang Diyos ay ano, matibay na muog, matibay na kanluman. At dito, mga kapatid, sabi dito, that ask God to let us hide under His protection. Okay? So, awiting yun, hinahiling natin na ang Diyos ang siyang ano po, ang Diyos ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa atin. Psalms 34 is one of the most encouraging passages in the Bible. Tama po. Oh, Psalms 34 is one of the most encouraging passages in the Bible. Let me quote, mga kapatid, out of 22, ano po, out of 22 texts ng Psalms 24 at 34 ay atin pong basahin. Tingnan nyo po, nabasa natin ang verse 5, tingnan natin ang verse 6. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Tingnan nyo po itong ha, kinukot ko yung ilang mga napakagandang mga talata ng Psalms 34. Okay, punta tayo sa verse 15. Mga mata ni Yahweh sa matwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Ah, kapatid, tingnan nyo po. Kaya tama itong sinasabi na Psalms 34 is one of the most encouraging passages in the Bible. And verse 22, halos lahat po maganda, pero itong tatlong verses na ating kinote, verse 22, ito naman ang sabi, oh, mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. So mga kapatid, purihin ang Panginoon, ano? Gaganda po talaga ng ano, gaganda po talaga ng talatang ito. Kaya kung kayo po ay nasa kasalukuyang kumbaga state o kalagayan na antitindi po ng inyong binibigat na pasanin sa buhay, I recommend, mga kapatid, I recommend na basahin niyo po ang Psalms chapter 34. Ano po? Oh, ayan, tuloy tayo sa dito. Its promises are extravagant and its message is comforting. Tama? No, napaka ano, napaka nagbibigay ng kapayapaan, ng katiwasayan ang mga pangako na nakalagay po dito sa Psalms chapter 34. Ano po, pakibasa nyo na lang ulit ang 22 passages na yan. Hindi naman kahabaan yung mga yan, pero talaga magdudulot ng ano po, magdudulot ng kalakasan, magdudulot ng pag-asa, magdudulot ng kapayapaan, lalong-lalo na sa taong punong-puno ng mabibigat na problema. At ang sabi dito sa pagpapatuloy, its priorities are our pattern. Okay? We are to praise. Pansin niyo po. Ha? Kung gusto natin na ano po, tingnan niyo po yung binabanggit sa Psalms 34. Ito yung ano ha, ito yung pattern niya ha. Ano ba meron? Anong pattern meron sa Psalms 34? Its priorities are our pattern. Ano po ba yung mga dapat makita sa atin bilang mga mananampalataya? Sabi dito, we are to praise God first. Una, ito po natin para lubusang ano po, lubusang talagang makamta natin o masabi natin, mapakinabangan natin ang mga pangakong ito na ating makikita sa Psalms 34. Unang-una, yung mga prinsipyo na matatagpuan dito dapat ay atin din pong ano, dapat maging pattern, maging pamantayan ho ng ating ano, ng ating mga buhay. Palagi po nating ano po, palagi po nating iisipin ang magpuri sa Panginoon. Okay? Oh. Alam niyo mga kapatid, eh talagang dapat lang natin purihin ang Panginoon. Tingnan niyo ha. Ano mang sitwasyon, dapat maghanap pa rin tayo ng ano, maghanap pa rin tayo ng dahilan para mapuri ang Panginoon. Di po ba? Oh. Mga kapatid, sa kabila ng problema, marami tayong pwedeng tingnan para pasalamatan at purihin ang Panginoon. Okay po ba? So ayan, I for one, at alam ko kayo rin naman, eh sa kabila ng mga problema, marami pa kayo nakikita ang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Halimbawa, wag naman,
limang kamag-anak nating mananampalataya na tinubuan ng cancer sa katawan at namatay. Alam niyo kung ano pa nakikita natin positibong isang bagay doon? Una, magagawa pa rin natin po rin ng Panginoon. Bakit po? At least, hindi na pinahirapan ng matagal ang ating mga mahal sa buhay. Pangalawa, yung mismo sa taong nahihirapan, kung ikaw man ito, wag naman. Pero kung ito, dami-dami kasing pinag-pray din sa atin, may mga cancer talaga sa katawan na, no? Ay mga stage 4 na. So, bagay, mga patawirin na lang talaga ang buhay. Isa sa pwede nating makitang blessing, no? At dapat pa rin natin pasalamatan ang Panginoon. Bakit? At least bago mamatay ang isang kapatid na merong ano po, terminal illnesses, ay meron siyang pagkakataon. Tama ang kapatid. Meron siyang pagkakataon na kung matibay na ang kanyang relasyon sa Panginoon, ay lalo niyang pagtibayin. Ito ba? Tingnan niyo po ha. Meron pa rin ano. Kaya maghanap pa rin tayo ng mga bagay na ano, na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon kahit na hindi pa maganda ang sitwasyon. Tingnan niyo na po. O ayan, balik tayo. Cancer, di ba? Kung matibay ang iyong pananampalatay sa Panginoon at may cancer ka, lalo kang magtutumibay dapat. Ito ba? Praise God. At sa mga nagbabakasyon, o sabihin na natin, nagpapawindang-windang sa kanilang relasyon sa Panginoon, ay pagkakataon ito, mga kapatid, na sila'y ano po, muling manumbalik sa Panginoon. Para kahit mamatay man, at doon naman ang patungo, ha? Mamatay man, ay hindi po mapapahamang ang ating mga kanluwa. Bakit? Eh, hinihintay talaga ng Panginoon eh, na ang mga nawalay sa Kanya ay magbalik. Alam niyo mga kapatid, talagang ang dami-daming pwedeng ano, ang dami-daming pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon kahit pa nga sa tingin natin tila hindi maganda ang nangyayari sa ating buhay. Oh, classic example, si Harin David. Ita niyo, inuusig, napunta sa mga kalaban. Muntik nang siya mismo ang isa sa makaaway, makalaban ng kanyang mga kalahi. Ginawa na lang nagbaliw-baliwan. Nagtago sa kuweba. Pero nagawa niya pang isulat ang mga pananalitang ito. Nasabi nga po ay isa saan po? Isa sa mga bahagi ng Biblia na merong mga talatang talagang makapagbibigay ng kalakasan sa mga taong matindi ang mga pinagdaraanan sa buhay. Kaya mga kapatid, tumingin tayo sa positibo. Marami tayong makikita. Ang una, ano nga po? Hanapin natin, alin, ang mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. I have so much to say, mga kapatid, about this now, pero yung ating oras naman, oh, pangalawa, ang sabi dito, ha? Ulitin natin, we are to praise God first. Second, seek Him. Oh, purihin ang Panginoon at lagi natin siyang ano po, lagi natin siyang hahanapin, mga kapatid. Lagi natin pagnanaisan sa ating buhay, nakapiling natin ang Panginoon. Sabi nga, through thick and thin, mga kapatid, o sa hirap at ginhawa. Ha, mga kapatid? Oh, lagi natin siyang ano po, pagnanaisan na hanapin. And the last but not the least, sabi dito, and then look to Him in gratitude and love. Oh, natagpuan natin siya, kaya ano po, patuloy na tumingin sa Kanya ng ano po, na may pagpapasalamat at pagmamahal. Okay? Oh, ng pinagkaiba, ano po? Oh, marami na tayong ano yan, marami na tayong example niyan. Sabi ni Job nang sinusubok siya, bakit? Marunong lang ba akong tumanggap ng mabuting bagay tapos yung mga hindi na magaganda, hindi ko na ano, hindi ko natatanggapin? Hindi po ba, mga kapatid? Oh, kasi Apostol Pablo, pabalik natin, ano, lagi natin napapot si Apostol Pablo kasi talaga man din. Nakita naman sa kanyang buhay, hindi lang sa kanyang salita. Ang sabi niya, rejoice in the Lord always, then again I say rejoice. Nakita niyo po, kahit nakakulong na siya, ang payo niya pa rin, I rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, mga kapatid. Okay? So maghanap tayo ng ano, maghanap tayo ng mga bagay na pwede natin ano, ipagpasalamat sa Panginoon. Laging ano po, laging may gratitude, laging may pagmamahal
sa ating puso. Alam nyo, mga kapatid, nakakalungkot ano? Na pag may mga problema tayo, hindi ko nilalahat. Pero maraming nag-message sa akin, Brother Richard, ganito ba ang kapalit ng pagiging pagtatapat ko bilang isang Seventh-day Adventist? Mas dumami ang pagsubok? Ay, mga kapatid, pag dumarami ang pagsubok, isang positibong bagay na dapat mong ano, isipin, ah, sinusubok ako dahil talagang tunay na ako'y anak ng Diyos. Basahin niyo po ang chapter 12 ng tawag dito. Hebrew, basahin nga po natin uli ito, mga kapatid, ano? Baka nakakalimutan na natin, balikan nga natin ito. Hebrew, ha? Para huwag tayong, ano, huwag tayong tumingin doon sa mga negatibo. Dito tayo sa positibo. Pag may matinding mga pagsubok sa ating buhay, eh, ang sabi dito, mga kapatid, nalimutan ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Sa mga salitang nagpapalakas loob, anak ko, sabi, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. So malamang, kung di ka man niya dinidisiplina, eh talagang may dahilan at siguradong may malaking dahilan at malalim na dahilan ng Panginoon bakit kanya ano po hinahayaan makaranas ng mabibigat na problema. At lalo naman na kung ang problema niyan ay bunga na nga ng ating kagagawan, lalong wala tayong dapat na ipagreklamo sa Panginoon. Ha? At sabi niya, sapagkat ang dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Isang positibong bagay, mga kapatid. Kung meron kang ano, kung meron kang matinding problema ngayon, isipin mo, tunay na ako'y anak ng Diyos at kahit pa nga ako'y nagkamali, ayan, dinidisiplina naman niya ako pero para lang mapabuti ako. Ha? Para lang mapabuti ako. At baka naman ako'y matagal nang walay sa kanya, eh itong mga ganitong pagkakataon ay panahon para ako'y muli magmuni-muni at muling magbalik sa Panginoon. At kung tayo man, uulitin ko po, matibay na ang pananampalatay sa Panginoon. Sa matitinding mga pagsubok sa buhay, lalo lang din tayong tumitindi ang kapit sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Di po ba, mga kapatid? O, at ang sabi pa rito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap. Okay? O, tiisin ninyo ang lahat ng hirap. Napakiusapan tayo. Tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. At sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat ay pasabog sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. So kaya makita po natin, mga kapatid, sa verse 10 sabi dito, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. O, tanda na na po. Kaya yung mga pagsubok na ating nararanasan matitindi, yan sabi dito, hindi yan para sa kasamaan mo. Hindi gusto ng Diyos na wasakin ka. Kundi sa dito, kung ang mga magulang dinidisiplina yung mga anak para sa ikabubuti ng kanilang mga anak, sabi dito, gayon naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. At habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Totoo naman, mga kapatid, mo see? Kung ating titingnan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, mga kapatid, ha? Ay dapat po nating ano po, dapat po nating malaman na hayaan natin na ang Diyos ang siyang manguna sa ating buhay. Again, tingin tayo ng positibo para pa rin ang lahat. Yung mga ina-allowed ng Diyos, ulitin ko po, yung mga ina-allowed ng Diyos na nangyayari sa atin ngayon ay hindi para tayo wasakin, kundi manapa para nga sa ating ikabubuti. Kaya tingnan po natin siya, mga kapatid, sa tamang perspective.
Okay? So those who follow this prescription, sabi dito, mga kapatid, those who follow this prescription, unang-una, ano yon? Unang-una ay magpuri sa Panginoon kahit anong sitwasyon. Hanapin ang Panginoon kahit pa sa mabibigat na panahon ng ating buhay. At lagi ano po, tumingin sa Kanya ng may pagmamahal at pagpapasalamat. Matindi ang anong salamat, Panginoon. Ako'y may mabigat na problema ngayon, pero alam ko po, alam ko po na para ito sa ikabubuti ko. Ha? At dahil dyan, lalo kitang minamahal. So ganun, positibong ano po mga kapatid, no? Positibong kaisipan pagdating sa ating mga hinaharap na mabigat ng mga problema. Hindi man natin malaman ang eksaktong kasagutan ng Panginoon sa ngayon. Sabi nga, hindi naghihinagpis tayo habang tayo nakakaranas ng mabigat na problema. Pero tandaan, ito'y para saan? Para sa ating ikabubuti. Okay, ang sabi dito mga kapatid, ha? Pagpapatuloy, those who follow this prescription according to the word will never in the scope of all eternity be disappointed. Tama, mga kapatid. Talagang lalo na kung ang ating pananaw ay hindi lang sa mundong ito, di ba? Pag-aralan natin ang mga nakaraan. At talagang may inilalan ang Diyos na ano po, na bagong langit at bagong lupa. Gusto ng Diyos na makasama tayo, ano po, makasama tayo through eternity. Kaya ang sabi po dito sa atin, hindi tayo madidisappoint kung mananatili lang tayo sa Panginoon. Ha? Hanggang sa ano po, hanggang sa huli. Ah, magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. At kung ating ano po, tama po na hindi tayo madidisappoint, balikan lang muna natin yung isang napakahalagang talata sa aklat ng mga taga-Roma, kapitulo 8, no? Talatang 18. Tingnan niyo po, ha? Pag ating nalampasan ang lahat, ha? Nang may pagpapasalamat pa rin sa Panginoon at may pagmamahal. Ang sabi po dito sa 8:18 ng Roma ay ganito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipinapahayag at sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. See? Kumbaga, yung ating mga pagdurusa at mga pagsubok na ating nararanasan ngayon, tandaan mga kapatid, yung premyo, yung kapalit pag ating napagtiisan hanggang sa wakas, nako mga kapatid, wala sa dumi ng kalimpingan, ano po, yung ating paghihirap na nararanasan ngayon, yung ating mga pagtitiis na ating nararanasan sa kasalukuyan o sa hinaharap sa gantimpalang, ano po, nakalaan para sa mga magtitiis hanggang sa wakas. At ang sabi nga po, sa verse 28, di ba? All things work together for good for those who love God. Ano po? Yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon ay ano po? Hinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa atin para sa ating ikabubuti. Ano po? All things work together for good. Oh, again ha? Para sa ikabubuti natin. Hmm. Kaya mga kapatid, sana laging naka-imprint sa yan sa ating mga kaisipan. Kaya nga sabi ni Pablo, ano magpapahiwalay sa atin sa Diyos? Tagutom, kahirapan, kamatayan, umuusig? Wala. Sabi niya po sa Pablo, wala sa mga ito. Walang pwedeng magpahiwalay sa atin. Hoping. Sabi naman kamatayan, sana all nga. Sana all. Ganun na ang ating ano po. Ang ating kaisipan. Ha? Na anumang sitwasyon, salip na tayo magtampo, lumayo sa Panginoon, ha? Ay lalo tayong mapalapit sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Wala talagang madidisappoint sa mga taong patuloy na nagtitiwala, umiibig, nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi dito, the refuge of the righteous one is all the refuge anyone needs from anything. Tama? Ang tanggulan at kanlungan ng isang taong matuwid ay walang iba mga kapatid, kundi yaon lang talagang ating ano po, kailangan sa lahat ng panahon. At sino po ang ating kailangan sa lahat ng panahon ng ating buhay? Lalong-lalo na nga po sa mga panahon na matitindi ang mga pagsubok. Walang iba. Ah, tansin niyo mga kapatid, lugi-lugi tayo, biro mo matindi na pagsubok mo sa buhay, lalayo ka pa sa Panginoon. Sino lugi? Isipin niyo po, sino? Sino lugi? Nalulungkot ang Panginoon kung hindi ka lalapit sa Kanya. Pero at the end of the day, eh, sino lugi? Tayo. Mga kapatid, tayo. Eh, kaya,
ulitin ko po ah, eh, so makita tayo ngayon, paulit-ulit natin sinasabi, pero talaga, huwag tayo magtatampo sa Panginoon. The more nakakapit tayo, kung nakakapit tayo, tingnan nyo nga, si Haring David, oh, tingnan nyo, inuusig na, napunta pa sa panig ng kaaway, nagbaliw-baliwan, tapos ngayon, nagtatago sa kuweba, pero nananatili ang kanyang pananaw patungkol sa Panginoon ay isang pananaw na talagang dapat nating ano po, dapat nating taglayin. Ano na nga po yun? Naghahanap siya ng dahilan para purihin ang Panginoon. Patuloy niyang hinahanap ang Panginoon at gusto niyang makapiling ang Panginoon sa kanyang ano po, sa kanyang buhay. At patuloy niyang hinahanapan ng dahilan para ang kanyang sitwasyon, bagamat masama, ay patuloy niya pa rin may pagkalob sa Diyos ang kanyang pagpapasalamat at iparamdam sa Diyos na kahit sa ganong sitwasyon ay patuloy niyang minamahal ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, binabasa ko itong ating devotional. Mapatak-patak po yung aking luha, hindi lang sa mata, pati sa aking puso. Kung lumuluha man ang puso, pero alam ko naintindihan niyo yung aking sinasabi. Ha? Ako'y parang hindi parang talagang awang-awa ako sa sitwasyon ni Haring David. Ako'y naiiyak, pero at the same time merong tears of joy na nararamdaman. Bakit? Sa kabila ng ganon sitwasyon, ang Haring David ay nagawa pa talagang papurihin ng Panginoon. Nagawa niyang hanapin at nagawa niya pang bigyan ng pasasalamat at magparamdam siya ng pagmamahal sa Panginoon. Oo, purihin ang Panginoon sa buhay ni Haring David, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At hari nawa, ganun din ang nakikita ng Panginoon sa atin. Ulitin ko po, anong sabi, walang masama magtago tayo sa matitinding problema o gusto natin manayin. Pero tandaan, ano po, ang gusto ng Diyos na ano? Ang gusto ng Diyos na tayo po ay magpakanlong sa Kanya. Ha? At sabi dito sa atin mga kapatid, those who look mainly to other people for security or direction will one day be disappointed. Tama? Ulitin ko, walang masama, ano? Na lumapit tayo sa ating mga kaibigan kapag tayo may mga problema. Pero ulitin ko, mawawala ang isa sa atin. It's either mauna ka o mauna yung kaibigan mo. E pag nawala na, disappointed ka. Nalala niyo po, nung mamatay si Haring Hezekiah, diba? Sa chapter 6 ng Isaiah, nalungkot din naman si Isaiah. Kaya pumunta siya sa templo. Pero sa kabila ng kanyang kalungkutan, dahil nawalan sila ng human king, doon ipinakita ng Panginoon sa vision kay Isaiah na kung nawalan man kayo ng haring makalupa, eto ako, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, nananatiling in control. Ako'y nakaupo sa aking nuknukan. Kaya mga kapatid, tama ko. Kapag sa tao tayo titingin at huhugot ng pag-asa at lakas, darating ang panahon, madi-disappoint ka. Maaring hindi ka niya i-disappoint habang siya po'y buhay. Eh, paano pag namatay na siya? Paano na? Sana tayo huhugo? Ha? Mga kapatid, kaya, pag dyan tayo kumuha ng mga paghuhugutan, ng kalakasan, darating ang panahon, mga kapatid, na madi-disappoint tayo. Ito, no one can live up to our expectations. No one can be God for us. Diba? Oh. Those who look to possessions or wealth for security or status will one day be lacking. Tama? Ha? Kung ang ating pinagsasaligan ng ating mga security, kaligtasan o kasiguruhan ay ang ating mga tinatangkilik, darating ang panahon na malamang magkukulang ka. Lalong-lalo na nga, sa totoo lang mga kapatid, ano, ang tao pa man din, likas talaga yung tinatawag na pagiging discontented. Ha? Madalas pa rin tayong ano po, meron na, discontento pa rin. Wala pa rin kasiyahan. Ha? Pero pag tayo nasa Panginoon, sigurado ang ating buhay. Ano mang meron tayo, contented tayo. Mga kapatid, ano po, nasisiyahan na tayo. Diba? Ang sabi nga po, sumpato yung meron ka lang makain.
Eh, meron ka lang na meat at nakain. Ay, ano po? Nainom ka, may makain ka, masaya ka na. Makontento ka na. Makontento ka na. Ha? Oh. Kaya mga kapatid, ang sabi dito sa atin, pagpapatuloy ay ganito. Nothing in all creation can satisfy our deepest, longest lasting needs. Only Creator can do that. Tama? Wala sa mga nilikha ng Diyos. Nature, tao, kayamanan, o ano man yan. Ang ano po, ang makapagbibigay ng ano po, kasiyahan sa ating pinakamalalim, pinakamahabat, matagal na pangangailangan. Sabi to, only the Creator can do that. Tama po. Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin yan. Ano man ang pinakamalalim nating pagnanais, pagnanasa sa ating buhay. Walang sino man sa mga kapwa natin nilikha ang makatutugon yan. Diyos lang po ang pwedeng magbigay sa atin. At ang sabi dito sa atin, those who look to anything but the fullness of God, whether in times of ease or in times of adversity, will end up tragically empty. Ha, mga kapatid, kaya kung iba ang iyong pinagsasaligan, mga kapatid, iba ang iyong inaasahan at pinaghuhugutan mo ng lakas liban sa Diyos, ng iyong pag-asa, ng iyong siguridad o kaligtasan, sabi na, ang end mo, ang katapusan mo, ay isang nakaka-rimarimarim na katapusan. Ano po? Nakakasinda na katapusan. Those who look naman dito, however, those who look to God, however, will be radiant. Oh, ayan, tingnan nyo. Yun naman ang mga tao, ano po, tumitingin patuloy na umaasa, tumitingin sa Panginoon. Mula sa kanilang puso't isipan, ginagawa nilang ano po, kanlungan ang Panginoon sa kanilang buhay, anumang sitwasyon, ang sabi ko, makikita ang kanilang mga mukha na tila nagmimimim. Tama ang kapatid, kaya tama po, di ba? Hindi na nakapagtataka, sorry na wa, hindi nga lang sa lyrics, kundi talagang sa katotohanan, ha? Yung kantang, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya, di po ba? Problema'y dumarating, tuloy ayaw kong pansinin. Bakit? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Alam niyo po, di po, tama yan. Pag may Diyos tayo, hindi naman sinasabing wala tayong problema. Pero, kahit may problema, pagkang ating mga kaisipan ay nakatuon, nakapokus sa Diyos, mga kapatid, kahit may problema, ang ating mukha ay hindi ano po, hindi tila palaging Semana Santa. Ha, mga kapatid, makikita pa rin ang kasiglahan sa ating mga mukha. Bakit? Alam natin na tayo'y may matibay na kanlungan. Meron tayong matibay na inaasahan at pinagsasaligan. O, purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa katotohanan ito. Sana nga po talagang, ha? Sana nga po talagang nagsisingin sa atin yan. Hari naman, hindi lang yan churi sa atin, kundi yan po ay nagiging karanasan ng bawat isa sa atin. And sabi ito, it's the promise of this Psalms. Ano po? Ito yung pangako ng ano? Ito ang pangako ng awit na ito na isinulat ni Haring David. Ano po? Na yung mga tumitingin, nananampalataya, nananalig sa Panginoon kahit may problema, merong ano po, merong kasiglahan na makikita sa kanilang mga mukha. At ang sabi ito, there'll be no shame. Walang dapat ikahiya. Sa tanga ano po, walang dapat ikahiya ang taong patuloy na nananalig, nanganganlong sa Panginoon. Sabi ito, only vindication and satisfaction. Nakita po natin tama. After ng problema ng ni Haring David, nakita niyo po. Inusig siya, nagtago siya, nagkunyaring baliw, muntik pang makalaban ang kanyang mga kababayan. And later, binindicate ng Panginoon ang kanyang sitwasyon. At siya nga ang pinaupong hari. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ha? Tingnan niyo, pagkatapos ng pagsubok, may ginhawa rin ano? May ginhawa rin nararanasan. Sana po, mailagay po natin sa ating mga puso't isipan niya. Kaya sa mga kapatid na may matitinding pinagdaraanan ngayon,
tandaan sa mundong ito ha, isa pa totoo, walang forever sa mundong ito. Kung meron man, Diyos lang po ang forever. Kaya mga problema na yan, come and go. Hayaan natin na ating ipaubaya ito sa ating Panginoon. Sabi nyo, no one has ever sought the true God and being disappointed. Mga kapatid, tama. Walang sino mang taong mananampalataya na totoong nanganlong hinanap ang Panginoon, pinagkatiwalaan ang Panginoon, pinasalamatan, minahal ang Panginoon na ang taong ito kailanman ay nakaranas ng disappointment sa kanilang Diyos na pinagkakanlungan. Ha, mga kapatid? Wala. Wala. At sabi dito, and no one ever will. Hari nawa, wala nga. Kayo, mga kapatid, tayo, ha, sana nga po, ay hindi tayo mga biktima, ha, ng mga matitinding karanasan na ating nararanasan ngayon. Hari nawa, sa halip na tayo, ano po, sa halip na tayo ay magtampo, sa halip na tayo magbalak na lumayo sa Panginoon, sa halip na kayo lumayo sa Panginoon, why not na lalo kang lumapit sa Panginoon? Why not na lalo tayo makaranas, makaramdam ng pagtitiwala at pagmamahal sa ating Panginoon? O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, I hope and pray na ito pong ating pinag-aralan sa umagang ito o sa mga sandaling ito ay patuloy na nagdulot ng inspirasyon sa ating buhay. Dahil katulad po na lang itong sinasabi, dalawang tao lang ng grupo ng tao lang sa mundong ito ang hindi nakakaranas ng problema. Unang grupo ng mga tao na walang problema ay mga taong siraulo, dahil wala tayong alam na siraulo na nung problema na siya ay siraulo. Ha, mga kapatid, pangalawang grupo ng mga tao na wala ng problema sa mundong ito ay mga taong patay na. Ha, pero samantalang tayo po ay hindi naman patay at hindi siraulo, normal talaga kasama ng ating buhay ang mga hindi magagandang karanasan. Pero sa kabila niyan, tandaan mga kapatid, meron tayong Diyos na pwede nating pagkanlungan. Oh, kay ano, hindi po ako Brother Jerry, ako po si Brother Richard, ho. Oh. Ako po si Brother Richard, kapatid, ha. Sino ba ito? Salamat, Brother Jerry. Kami yung Noel Lumboy. Tama, Brother Noel Lumboy, hindi po ako Brother Jerry. Brother Jerry yung nasa kapitulo versikulo, Brother Richard po ako. Okay, yeah, pero anyway, okay lang yun, sige. Pero tinatama ko lang, ha? O, ayan. Okay, so ngayon, purihin ang Panginoon at yung quotation for the day natin ay galing kay Augustus Toplade. Kaya dito, Rock of Ages, clap for me, let me hide myself and thee. O, yan nga po. Yan ay lyrics ng isang awitin. Ano po? Okay, sa isang nagkamal, opo, walang problema. Ang problema, tinatama ko lang, ho, at baka mamaya masanay kay Brother Jerry, eh nakakaya naman kay Brother Jerry na ang tinin ko yung pangalan niya. Hindi lang naman nag-iisa, kung hindi ako matawag na Brother Jerry, Brother Johnson. O, di ba? Eh, anyway, magkakaibigan naman po kasi kami. O, ayan, sige po, at panahon na ngayon para tayo po ay mag-shoutout. At maraming salamat po muli sa inyo. Oy, naku, hindi ko po na-shoutout agad. Sana may gising pa sa kanila, no? Pero kung wala man, ay unahin po, batiin natin, mga kapatid. Yung ating pong Team Paris, France, ha? Yun dyan po, sa Paris, France natin, mga kapatid, ang mga Pilipino. O, batiin ko rin pala ang kanilang pastor doon, si Pastor Fernandez. Pastor, maraming salamat po, ho. Pastor Fernandez. At sila Sister Jane. Dyan po, ha? Sa Paris, France, Sister Risa. Sister Lucy. Sister Sharon. At si Nanay Lisa. Nanay Lisa, kumusta na po kayo, ha? Maraming salamat po, Brother Boyet Savio. Elder Nelson Galang, si Sir Lucy Fuertes, Brother Jerry Camangon, at si Sister Revy Galang. Batiin ko na rin po dyan ang aking ate Merlin Mona Senghe, dyan po sa Paris, France. So, may hindi ako nabati. At least itong mga itong binabati ko, talagang ito po yung mga madalas ko na pong nakaka-communicate. But anyway, sa Team Paris, France, maraming salamat po sa inyo. Madaling araw na, tulog na, maaring tulog na nga kayo. Pero ayan ha, at least, maraming salamat. Good morning, pagising nyo. Hoping nagigising kayo ng Panginoon na hindi lang humihinga, kundi taglay nyo ang inyong mga kalusugan. Ha? Okay, thank you so much sa Team Paris, France. At titingnan po tayo ngayon sino-sino itong mga nandito. At ulitin ko po sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe, sa hindi pa po nakaka
hit ng notification bell sa atin pong YouTube channel. Paki-subscribe nyo po. Dumadami na rin. Malapit-lapit na rin tayo sa 800. Ano po? Paki-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Sa hindi pa po nakaka-follow naman at nakaka-like ng ating Facebook page, ay paki-follow nyo po, paki-like, at kung hindi naman kalapisan, paki-share nyo po ang ating program. Paglapit kay Kristo. Maraming salamat po, at titingnan po natin ngayon kung sino-sino ang magpapakita sa comment section. Tulitin ko po yung mga prayer requests na ipapasok ngayon ay mamaya po natin ipag-pray mamayang gabi sa ating program. Ano ho? Tumitingin ako sa messenger, tumitingin ako sa ating inbox, wala po akong nakita. So, kung may prayer request man po ngayon, hari nawa, maalala ko po ano para tuloy-tuloy tayo. Opo, wait. Okay. So, sino-sino po ito? Oy, si Sister Maribik, ano? Maribik Istano ba yung unang nakita natin? Okay, so balikan po natin yon. Agripino Romero, maraming salamat sa iyo kapatid. Kuya Monching Canlas, maraming salamat. At ang aking ate Prese Esmas ng Louisiana, Laguna. Good morning, Brother Richard. Musta po? Thanks sa mga lesson minsan niya sa umaga. Hapon. Very inspiring po sa araw-araw na buhay. Praise God, Ate Prese Esmas. O, sige na. Batiin ko na. Yung kapatid niya na nandun sa California, Sister Zuri Avila. Ha? So, ayan. Team USA yun. Mamaya na ano. Pero, Ate Prese Esmas at yung kapatid niya, Sister Zuri Avila, part ng ating Team US of A o Team America. Good morning, Ate Presi. Maribik Istano Paulete. Paulete, maraming salamat po. Good morning din po sa inyo, kapatid na Maribik. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Irene Gakutan, Egas Manuel. Thank you so much, Sister Irene. Brother Mark Caballero, Cynthia Lanosga, Crisel Sido Bakuba, Criselda Granada Hispanola, Sister Salvi Alit, good morning po sa inyo. Argil Pabila, Brad, maraming salamat. Ate Nida Manalang ng Natividad, Guagua, Pampanga. Felicitas Sera, good morning, Brother Richard, and to everyone, God bless, be safe too. God bless you more, kapatid, na Felicitas Sera. Sister Richie Budoy, Sister Lucy Dumo de Guzman, thank you po. At Sister Ning Beltran, Sunny Viernes Abadeña, good morning din po sa inyo. At Sister Nimpa Subong, thanks for the inspiring message, Brother Richard. I'm so blessed. Purihin ang Panginoon. Sa inyo po, mga kapatid. Salamat. At dito po, itingnan natin kung sino itong magpapakita rito. Sister Ann, Grace Ann, and Brother Richard Tocayo Bernardino, dyan po sa Taytay Rizal. Dave Thompson, maraming salamat, tol. I love you. Taymel, aking hipag. Of course, aking tatlong pamangkin sa'yo na puro rosas. Lady Rose, Divine Rose at Diana Rose, I love you mga pamangkin, ha? Maging masunurin, mabait kay Mama at Papa, ha? Ayan. Angelina Tagabe, maraming salamat din po sa inyo. Thank you rin po sa share natin si Ray Galang. Maripe Estano Bertolano, have a blessed morning everyone. God bless sa inyong programa, Brother Richard. O ito, nagpakita na, Team America po ang unang ating nakita rin ngayon. International na babatiin natin, ho? Yan, Team US of A. Sa pangunan ni Sister Maripe Estano Bertolano, patingin ko sa East Coast si Brother Dexter Mar Tamayo at Sister Net Tamayo, dyan po sa New Hampshire, kasama ng kanilang dalawang angels, si Ezekiel at si Isaiah. Brother Bong at Sister Christine Iqban ng California. Mamshi at Mamshi Nene at Papa Rick Dichoso, dyan din po sa California. Ano po? At mawawala bang aking Kuya Bert at Ate Pe? Kuya Bert, Ate Pe, alam niyo na kung sino kayo. I love you, ha? I love you po. At sana nga, matuloy yung panukala. Magkita-kita sa Diyon kong kalooban ng ating Panginoon. O, sino pa? Nanay, Lita, at Tatay Ben Bermejo. Ang aking ninang nani. At Ninong Silas Medinilla. Diyan naman po sa North Carolina. O, sino pa yung mga individual? Tita Los Biminda, sabi sa Jose. Brother Mike Minda. Kuya Prox Hernandez. At ayan na nga po, si Sir Zuri Avila, na kapatid nga po ng Ate Presi Esmas dito naman po sa Louisiana, Laguna. O, ayan po. So, I think wala na akong nakalimutan. Ah, meron! Part po siya. Family rin po, ano? Family rin po ni Sister Kathleen Cole. Hindi na nagpapilido, ha? Pasayo na po.
si Sir Kathleen Paul. Maraming maraming salamat po sa inyo ha. Part na po kayo ng aking babatiin palagi sa Team US of A o Team America. Ha? Salamat po. Salamat. Okay. Sino pa ito? Gemma Sereritan Kivite. At ayan na nga, Tita Los Biminda, sabi sa Jose, nasa Amerika siya, kapatid niya naman si Elder o Brother Boyet Savio sa Jose. Doon naman, Brother Boyet Savio rather, doon naman po sa Paris, France. So good morning o good evening na sa iyo, Tita Los Biminda, sabi sa Jose. Sa pag-share mo rin, thank you so much. Norberto ni Pumoseno Serapin Jr., Miriam Sornet. Maraming salamat, batiin na rin natin si Brother Luis. Arlen Sarte Moreno, amen, praise God, thank you po for your words of inspiration. Good morning everyone, God bless this ministry, God bless you more kapatid. At eto, nanonood po, si Sir Zuri Avila, ayan na, banggit ko na, wala namang masamang ulitin. Sabi niya, Lord God only our help, praise God, tama po, amen for that, amen for that. Sandra Valdivieso Pedluan, good morning Brother Rich, in God's knowledge, maraming salamat po. Ingrid Mateo, Brother Samuel Rojo, good morning, brother. Praise God for another inspiring word. Thank you. Thank you, Lord, for all the trials because I know you still love me. Oh, praise God, kapatid na Samuel Rojo. Canada po kayo, ano? Nasa Canada po ba kayo? Ingat po kayo, ha? Speaking of Canada, nandito rin si Sister Liana Sabucio D.C. Cruz. Good morning din, good evening na sa inyo, kapatid. Keep safe po kayo. Grace, Tita Grace na Agmalit. I love you, tita, ha? Keep safe. Diyan naman sa Olonga po. JG Sanchez, good morning, Brother Richard. Nice message and God bless po. God bless you more. At sa buong family, Brother Jesse Sanchez. Ken Molina Viz, good morning din sa iyo, kapatid. Maririna, good morning po. Napanood ko yung debate kayo. Sana maliwanagan si Mang Efren. Ang hirap niya kasi kausap kay Kawawan. Tingin ko po sa makitang ulo. Ako. Okay. Oh. So, yun nga, sumakit nga talaga ulo ko, Sir Maririna. O, ito, Sir Maririna, Team Japan. Okay. So, batiin natin, ha? Sa panguna si Sir Maririna, unahin natin sa Osaka, si Brother Nathaniel General. Sa Nagoya, ang Tita Grace Takagi, si Sir Susan Wonderuman Garulakan, mag-asawang Kenneth at Army Villesa. Sa Korea, ang mga Nakano, at sa Tugawa, ang mga Tsujima, at ating mga kapatirang Bisaya. To. At sa Tokyo, marami-rami ito, hindi na natin ma-mention lahat, pero yung mga pangunahing nakasama namin, katulad nila Sister Christina Tinay Masi, Sister Annabel Matsumoto, Sister Teresa Tuoyama, Sister Emmy Perez Yamano, Sister Marites Hermosora, Tita Emma, Tito Eli Balisteros, ang aking magandang kumare Crisanta Rivera, at mga kapatiran natin mga Pilipino dyan sa Tokyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat po, no? At sa Chiba naman, mawawala ba si na Sister She Villasis Ricanya? At ganun din naman, ang kanyang kapatid, si Sir Gerly Otsoka. Sino pa? Ati Mamay o si Sir Mamay Puruta. Ati Lynette Kasuya. Jimenez Sisters. Batiin na rin natin sila si Sir Van Bourbon. Sila Brother Kim Ducor. Ayan. So, dyan po yan sa Japan. Sa inyo po lahat mga supporters at viewers at sharer po natin dyan sa Japan. So, Team Japan, isang malakas na Ohayo! Gozaimasu! Domo! Arigato! Sa inyo dyan sa Japan. Ano po? Kali nakita ko ang kapatid na Penny Kitty Day. Eh, minsan na ano, yung ano mo, yung comment mo na hindi ko na nakikita pagka ano na lang. Tawag dito, binuksan na uli yung messages. Pero minsan, pag ganitong live, hindi. Kaya nakita ko lang kanina dumaan, baka hindi ko naman makita, kapatid na Penny. Kitty Day, good morning din sa'yo, ha? Keep safe, keep safe. At tuloy tayo. Sino na ito? Si Chelina Pulido. Maraming salamat si Sir Chelina Pulido. Hindi lang po sa inyong panunood, kundi sa inyo rin pong pag-share. Thank you so much. Maria Jocelyn Baldosa. Maraming salamat. Just now, sabi ni Sir Zuri Avila, thanks Brother Richard sa pagbati, God bless you always, God bless you more. Kaligayahan po sa akin na batiin po kayong lahat, basta nakita ko kahit walang comment, basta nakita ko na watching, babatiin ko talaga. Salamat din po uli si Sir Zuri Avila.
Quillercy, Brother Richard, kung lagi lang natin sasariwa yung paghihirap at sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, dito makikita natin na walang puwang sa bawat segundo ang buhay natin na hindi natin dapat ipasalamat. Watching from Quezon City. Big amen for that. Big amen for that, kapatid na Quillercy. Nina Dumasing Asuncion, good morning uli. Nakaligtaan kong debate, nakatulog ako. Okay lang, sister. Nina Dumasing Asuncion, ay Team Australia ito. Patiin natin ang ating Team Australia. Sino-sino yung nandyan? Brother Abby Andales, Ate Marilo Babatid, Sir Gretchen Magbanwa Abiniel. Nandyan ang nakilala ko pong mga Santoses na hindi nagpapa sabi ng kanilang pangalan. Basta yung isa Santos family, yung isa ay individual na Santos. Kaysa mga Santoses, maraming salamat sa inyo. Brother Cedric, Sir Aisel Macochon, at ganun din kay Sister Belen Imperio Carwa din. Okay? So, Sister Delma Belo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia. Thank you so much, Sir Delma. Patuloy lang kayong magpakatatag sa Panginoon. At mawawala ba ang aking Ate Joylene at ang aking Kuya Norman Milarpes dyan po sa Melbourne, Australia. Madudugtungan po na naman sana ng Queensland. sa Melbourne. So, lahat po ng ating Team Australia sa pangungunan nyo ngayon, Sir Nena Dumasing Asuncion, maraming salamat po sa inyo. Okay? Ranilio Pertiz, huwag nating isipin pinababayan tayo ng Diyos kundi tayo nakakalimot sa Kanya. Lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Kanya, kilala lang ang Diyos. Pag may problema, gumising na po tayo mga kababayan, hanapin po natin ang katotohanan. Praise God for your comment, Brother Ranilio Pertiz. Florinald Paharilio Lawagan, hindi lang nanonood, nagsishare pa. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Nabanggit ko na kanina, pero batiin ko lang uli ang Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo dyan po sa Arkansas. Maria Teresa Ponce Bagro, sa buong family ng Bagro po. Bagro family, maraming salamat sa inyo. Sister Adigo, thank you so much din po. Brother Joel Taray, thank you so much. Sister Mia Dito, ay Diyos Marhay na aldaw tabig sa imo, tugang na Mia. Sister Mabella Patero, hindi lang sa panonood kundi sa pag-share. Thank you so much. Napanggit ko na kanina, batiin ko lang uli ang aking Ate Joy-Joy. Oh, Ate Joy-Joy Ketahara. Diyan po sa Saitama, Japan. Ate Joy-Joy, maraming salamat. Ano po? Joy Ketahara. Eloy Sabalino, wala tayong kalugihan pag tayo'y na kay Kristo. Kumbaga business, sobrang laki ang ating profit. Correct. Gilbert Balken, kuya, magandang umaga. Napasampos nila yung Bible interest. Nag-decide na po ang pabautismo na wa pwede magbago ang kanilang desisyon. Sige po, Brother Gilbert Balken. Sister, eto, Belen Imperio Carwa din. Maraming salamat. Ate Evelyn Meral Aurelio, good morning din po sa inyo. Kapit na Evelyn. Okay. Sabi rin ni Brother Samuel Rojo, only God and God alone can help us. Hold on lang. Correct, Brother Samuel Rojo. Papa Mira at Papa Gerald, Mama Mira at Papa Gerald Gasilio, magpagpalang morning bro. Richard, kawawa po yung nakadibate yun. Sana po maliwanag din yung isip ni Edwin de Mesa. Bahala po siya, ano po? Eh, nasa kanya yon. Pero, purihin ang Panginoon si Sir Mira at Papa Gerald Gasilio. Pabati na rin kay Grant Maybrick at of course kay Gerald Jr. Okay, si Sir Nimpa Subong, Team Palawan po ito, maraming salamat. Si Sir Elsie Villones, pakisama sa prayer ang pamangkin ni Nanay Lita, 3 days na po inuubo. Joy Pamintuan. Ano natin ha? So, ano po ating sabi? Joy Pamintuan. Sige. Kaya naman ang ating moment. So, sige po, tuloy tayo. Yan po ang ating nasabi. Ano po? So, nasa na? Okay, so sino pa ito? Virgie Gawain Santos, maraming salamat sa Sir Virgie. Ate B. Rosales ng San Jose,
Occidental Mindoro, magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Magandang umaga po. Another knowledge about David, si Sir Sandra Valdivia sa Pedluan. Gemma Bakulod Ambat, kumare, maraming salamat. Kumusta ligay pa rin Diyo? Si Sir Sara La Chica, Jose De La Peña, maraming salamat Brother Richard sa mga mensaheng papalakas ngayong umaga. Praise God. Rose Atuel Ropita, thank you so much. Good morning din po sa inyo. Maribik Pinones, Sister Del Liwanag, Lilian Lazaro ng Sapangpalay, thank you so much. Laging tingnan ang positibo sa lahat ng aspeto ng ating buhay pero negatibo sa COVID-19. Amen. Pray. Tama si Sir Eloisa. Okay. Helen Opol Ulalo, maraming salamat po. At ang Tita Grace Takagi, Ohio. Gusay maso uli sa iyo, Tita Grace Takagi. Labaho Basarte Cheryl, si Sir Cheryl. Labaho Basarte. Sino pa ito? Klein Santillana, maraming salamat sa iyo kapatid na Klein Santillana. Joyce Espiritu, maraming salamat. Sir Joyce Espiritu, nabati natin kanina. Ohio Gusay maso uli sa iyo, Sister Annabel Matsumoto. Sister Lina Pelizardo, Flor Adariliano, Sanoria, Miriam Espina Sornet, sino pa ito? Oh, so far yun po. Sino itong nanonood po kami? Sino ito? Jose De La Peña. Nanonood po kami, Brother Richard. Asawa ko si Janaline De La Peña. Ano to? Nagpapabati po dito sa Angono Rizal. Angono Rizal. O sige. So, ayan, sino yan? Asawa mo, Janaline De La Peña. Asawa pala ni Brother Jose De La Peña. O sa lahat po naman kasamahan nyo dyan, bilang kay Sir Janaline. Ano po? Titingnan na natin sino pa ba itong mga nandito. Ayan. Kikinig po. Nakikinig pa po, brother. Ayan, oh. Kapatid na Penny, ayan, nakita ko. Nakita ko. At least nakita ko ngayon. Kasi nakaraan, may message ka pala. Hindi ko nakita. Thank you so much, kapatid. Keep safe, keep safe. At yan ha, aral-aral na na mabuti. Sabi mo, bumagsak na. Aral na, kapatid na. Aral-aral mabuti. Ayan, ayan. Sino pa, sino pa, sino pa, sino pa. Okay, I think lahat na po ay nandito na rin. Pero titingnan ko po dito. Baka may mga late message na dumating. Okay. So, wala na po. So, ngayon po, at least nakuha ko yung dalawang prayer request. Tayo po yung manalangin. Tama niyo po ako, mga kapatid. Kabanal-banalan po namin Diyos. Muli ako nagpapasalamat na kayo nariyan. Patuloy po pong pinapasalamatan ng pagkakataon na patuloy niyo ang binibigyan ng panahon. Pagkakataon na kayo makaniig sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita. At hari nawa, itong aming napulot na kaalaman at kasaysayan ni Haring David nung siya'y nasa kalagitnaan ng matinding pag-uusig, pagsubok sa kanyang buhay. Panginoon, kayo po ang pinaghugutan niya ng lakas at tibay. Kaya nawa, kami bilang mga magkakapatid at mananampalatayan, patuloy na natututong mahalin kayo, Panginoon. Patuloy na kayo aming natutunang pagkatiwalaan. Panginoon, sa iyo kami humuhugot ng lakas at inspirasyon, lalong-lalo na nga po sa panahon ng mga kabagabaga. At ganoon din naman po, kayo rin ang aming pinaghuhugutan ng kaligayahan kahit sa panahon ng katiwasayan. At nawa, tulungan kami na anumang sitwasyon ng aming buhay, patuloy niyo po kami bigyan ng katatagan. Huwag niyo po kami iiwanan. Kayo lang po ang matibay naming muong at kanlungan. Patuloy po yung dinadala yung mga kapatid. Patuloy na maging liwanag ng sanlibutan sa mga dako ng mundo, pinahintulutan niyo na kami manirahan. Patuloy kaming gamiting ilaw at asin ng sanlibutan ito. Gamitin po kaming mabisang kasangkapan o daluyan ng pagpapala sa buhay ng aming kapwa. Akin pong ipinapanalangin ang mga naidulog na kahilingan. Sister Joy Pamintuan na ilang araw nang inuubo. Nawa, inyo pong pagalingin ang kanyang may karamdamang katawan. Pabalikin ang kanyang kalusugan sa lalong madaling panahon. Salamat po, Panginoon. Hindi po kami nag-uutos, kami po'y nakikiusap.
At ganun din ang mga Bible interest sa distrito ni Pastor Raul de Quito. Ang ilan sa kanila ay nag-decide na na magpabautismo. Hari nawa, Panginoon, walang magbago. Walang mahila ni Satanas pabalik sa dati nilang mga pinagigiliwang pamumuhay. Kawaan niyo po ang mga Bible interest na nag-decide na natanggapin ang ayon sa Kristo sa pamagitan ng banal na bautismo. Patuloy ko pong idinadalangin Sir Frank Savage sa kanyang karamdaman, niyo pong pagalingin, gamitin mabisang daluyan ng pagpapala. Brother Dexter Marta Mayo sa buhay mo. Tama ito, Sir Frank Savage. Na may naisin niya rin na kayo makilala. Ganun din po ang aking paring Jaime Crisolo Lucino sa kanyang karamdaman na may Panginoon, pagalingin niyo na po siya sa lalong madaling panahon. Ingatan din po ang kanyang buong pamilya. Sapatan at patuloy na pagpalain ang pinagkukunan nila ng kanilang resources o pangangailangan sa araw-araw. Analayan ko ang Tita Nato Thompson sa kanyang pag-iisa sa Australia, pakiingatan niyo po. Tita Grace Sakani sa kanyang pag-iisa, ingatan niyo rin po na may totally healed na po siya doon sa kanyang pansamantalang karamdaman na naranasan. Uli, Panginoon, kung may mga idinulog sa programang ito na hindi ko po nabasa, kaya kung mahalang tumugon sa kanilang mga kahilingan, kung pasasalamat man, maraming salamat. Muli, hindi po namin kayo inuutusan. Kami po ay nakikiusap. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin pagkat tinihilip po namin ang lahat. Alang-alang sa iyo. Alang-alang sa pangalan ng iisa mong anak, bukod tanging anak ng aming Payso Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen, amen, amen mga kapatid. Abatiin po pala natin yung iba pa nating mga viewers sa ibang bahagi ng mundo. Unahin po natin sa Team Milan, Italy. Nandyan sila Sister Cherry Bloom, Sister Crisa Salan Corrales, Sister Belinda at ang kanyang Belinda Timbol at ang kanyang pinakamamahal na asawa si Brother Lino Ranoco. Ah, so sa Team Milan, Italy, thank you po sa inyo. Batiin na rin natin ang Team Rome, Italy. Nandyan sila Brother Royce Fry, Sister Meta Rosa, na purihin ang Panginoon, na negative na po siya sa COVID. At ganoon din Sister Dorothy Ortigueza Vianes. At sa mga kapatiran pa natin dyan na hindi ko man mabanggit, maraming salamat po sa inyo sa ating Team Italy, sa Milan at sa Rome. Sa Team Germany ay nandyan ang ating si Sir Burden at si Sir Edna Bacciaro Villa. Sa Ireland nandyan ang Kuya John Mers. Okay? At ang buong family, maraming salamat po sa inyo. At sa Taiwan nandyan ang Sister Wilma Kadaig at Sister Liori Antonio Cañada. At punta naman po tayo sa Middle East, nandyan ang Sister Judith Palomaria sa Jeddah, nandyan si Sir Mika Chenabaro sa Kuwait, at si Sir Sara Pereira Portu, dyan naman po sa Oman, Qatar, at si, of course, Sister Edna Sigal, dyan naman po sa Israel. At si Sir Edna, isang malakas na Tob Buker, o Buker Tob, tama ba? Buker Tob. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatiran na sumubaybay live at maging sa replay. Diyos na pong bahalang gumanti sa inyong mga pagtuwa, panunood, pag-share ng ating program. Kaya nga po, sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at pong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito po muli ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Richard Thompson sa pananampalatayang Seventh-day Adventist Church. At ako po'y super proud na ako'y ka-anib ng nalabing iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan. At sana para-pareho po tayo. Pinapanukala ko po. Sana gumiging po, ano ho? Kayo, mga kapatid, na hanggang sa huling hilingan ng aking buhay, ay gugubuling ko po ang aking masayang paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesia nito, Seventh-day Adventist Church. At sana kayo rin. Kaysa po tayo ng papanukala na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay kung ipapahintulot ng Panginoon na tayo abuti ng kamatayan, kamo at may, mahalaga tayo po ay magpapanukalang maglilingkod, magtatapat, mananatili, patuloy na magtitiwala at higit sa lahat magmamahal sa ating Panginoon. O mga kapatid, hari naman, ganun ang ating panukala. Lagi pong tatandaan, na mahal ko kayo, pero masigit niyo po, kasama na rin akong tatandaan, na kayo at ako ay masigit na minamahal ng ating Panginoon.
O ayan mga kapatid, pansamantala, bye-bye po na, pero huwag masyadong malungkot, mamimiss ko po kayo, pero wala pa pong 12 oras, mamaya, alas 7 ng gabi, dito po sa Pilipinas, kung kalooban ng Panginoon, tayo pare-pareho pang may buhay at lakas, kita-kita po tayo, pare-pagpatuloy ang ating pong pagre-repaso o pag-aaral ng ating Sabbath School lesson. For the time being, keep safe mga kapatid, bye-bye for now, love you, God bless!